Hi guys, good morning. Ay, good evening. Ano ba? Kung sa inyo dyan, kung ano pong mga araw ngayon or anong umaga ba, tanghali, gabi. Good day na lang. Okay, good day. And ngayon, as you can see guys, obviously, meron tayong box. And ito ay from US. Ayan. Kadarating lang guys. Actually, kahapon lang ito dumating. Sorry, medyo tinangkas ko nga pala yung ano nito kasi may expose yung ating address. Anyway, i-unbox natin guys kung ano man nasa loob nito. Record haul. Ano bang term? Exact pronunciation. H-A-U-L. Haul. A haul, diba? Okay guys, nabili ko to guys online from US, sa US. And buksan natin guys and i-check natin kung ano ba naman ang mga nasa loob nito. I-try nating ipakita isa-isa yung mga nabili nating mga records. Ito guys, yung mga first time na inilagay sa records na dati ng release before pa na igawang plaka. So, i-share natin sa inyo guys. And kung wala pa kayo, you can purchase any site na mayroong ganito. And pwede din guys sa World Music page sa Facebook. You can check guys. And ano guys, start na natin kasi hindi na ako makapag-antay. At syempre, ang aking mga musika natics dyan, hindi na rin makapag-antay. Yung aking mga parpanal niya, ito na, ready na. So, start now. Okay. Ayan guys. Pampabuena sa likod. Ayan. Siguro ganito na lang, mabilisan na lang natin yung pag-open. Alam mo, alam nyo guys, yung mga nakakasad kasi because especially nowadays talaga wala tayong mabilhan dito sa Pilipinas na nagsara na lahat. Astro Plus, Odyssey, Records, Record Bar sa mga SM, nagsara na guys. Kaya nakakasad, nakakalungkot sa especially sa ating mga collectors, sa ating mga musika natics. So, imbis na mayroon tayo nabibilhan nang dahil sa piracy, nang dahil sa nagbago na guys yung tinatawag na uso kasi ang millennials ngayon guys, mahilig na guys sa mga MP3. Ayaw na nila guys sa mga physical copies. Kaya medyo nasa na ba tayo? Nakakasad, nakakalungkot. Kaya ang mga collector, kagaya natin, mga collector, ang last option is bumili online, bumili abroad. So, napapamahal lalo yung presyo. So, expensive na siya kung bibili kasi dyan napapasok yung shipping fee from US. Especially sa US guys, mayroong tax. Magbabayad ka pa ng tax. Tapos, aside sa tax, pagdating mo na naman dito sa Pilipinas, magbabayad ka ulit sa custom. Kaya, may picture na nakikita ang ano, box. Yan. Ganyan lang. Para yung kanyang kanaguman. Kaya guys, ilalog mo sa frame ang anong pagbabak-unboxing ko.
Kaya guys, ang presyo ngayon ng mga kagaya nito mga items ay napapamahal dahil sa mga additional ano charges. Di ba? So kakasad, nakakalungkot. Nakakamiss nung 90s, early 2000. So yan guys, unang bumungad guys, unang bumungad ay ayan, nababakas nyo na guys. Ayan, siguro naman nahulaan nyo na kung sino to. Ang nag-iisang One Direction. Ito guys ay, kung hindi ako nagkakamali, nirelease na to sa Vinyl Records way back. I think na-release ito 6 years ago, 4 years ago. Bale ito guys ay reissue from Outfitters na ginawang limited edition. And usually sa mga limited edition, as usual, colored vinyl, sometimes yung mga additional, mga special booklet, and then mayroon din yung mga additional tracks, yung tinatawag yung mga unreleased or mga remixes, usually pag limited edition. Ito guys, yan yung debut album ng One Direction. Ito guys, yung title ng album is Up All Night. And mababasa nyo guys sa kanyang promotional sticker na kalagay, "For the first time on vinyl, One Direction debut album including What Makes You Beautiful," yan iconic na song yan guys, "and One Thing," and also "More Than This," and yung ibang mga hits nila nandito din sa debut album. Kasi nakalagay lang dito yung singles. So sa album na to mayroon silang nirelease na 1, 2, 3. 3 singles. And yung pressed ng vinyl is translucent green vinyl. Okay guys, ayan. Ayan. Harry, Zayn Malik, Niall Horan and asawa ni Cheryl, kalimutan ko guys, and ito nakalimutan ko din, pasensya na guys, hindi ako millennial. And pero may mga favorite akong song nila. Yan yung Spine ng album One Direction, Up All Night. And ito naman guys yung back cover. Ayan, nakita nyo, factory sealed guys. Ito guys yung mga song nila. Ayan, hindi ko nababasahin isa-isa. Marami silang tracks. Maraming song dito sa album na to. So, 5 plus 4, 9. Ang dami guys, ang daming song. Ayan. Sabi nga ni Lola Madonna, "Mabuhay ang dayut." Youth. Okay. Kung ano nasasabi ko guys. Ito guys yung barcode sa ano, from Outfitters. Okay guys, as usual, as you notice guys, sealed. Factory sealed. So guys, One Direction. Okay. Next. Next one is One Direction pa rin guys. So dalawa nga pala itong One Direction na binili ko. Dalawa. So another One Direction. Ito yun guys,
sikat na sikat ngayon. Ito ang nag-iisang Blackpink Korean artist. Sino ba naman hindi makakilala sa Blackpink, di ba? Ang dami nilang collaboration sa mga tawag dito, US artist sila, Ariana Grande, Lady Gaga, and na-conquer na nila, guys. Actually, world na kasi, US and Europe, sikat sila. So, naunahan na tayo, guys, mga Pilipino. Kailan kayo si Morissette? I hope mayroong Pilipinong makapasok din sa international kagaya ng Blackpink, 'di ba? Kagaya ni Anggun, kagaya ni Coco Lee. Mayroon naman tayo, guys, si Larry Jean sa Southeast Asia. 'Di ba si Jaya before sa Billboard, pero hindi siya gaano kagaya ng pinatawag ng major artist. Ito, guys, yung Blackpink, the album. Ganda ng cover ng art. Crown. Yung crown niya, guys, pink. Ayan. Blackpink. Ganda ng front cover. Factory sealed siya, guys. Tingnan natin yung back cover. Ito yung back cover. Andito yung mga song. Tracklist. Okay. And then ito, guys, ay limited edition. Okay, guys. Basahin natin yung track ng album. Track. How many tracks? 1, 2. I think parang 8 tracks. Pagkapansin ko, guys, lahat to English song. Oh, meron din sila, guys, collaboration with Cardi B. Oh, Selena Gomez. Oh, track 1 yung How You Like That sa side A yan, guys. Yung number 2 is Ice Cream with featuring Selena Gomez. Next is Pretty Savage. Number 4 is Bet You Wanna featuring Cardi B. And then sa side B, guys, number 2 ID side B. Sorry, guys, kung ano nasasabi ko. Love Sick Girl. And then the next one is Crazy Over You. And then Love to Hate Me. And the last track is You Never Know. Yan, guys, yung mga kanta nila. And then, naka-sealed kasi ito, guys. So, ito, guys, yung Spine. Blackpink, the album. Yan. Ganda, guys. Fresh. Yung crown. So, ano pa kaya ang nasa loob? Surprise, surprise. Isa natin. Ano kaya ito? Parang kilala ko ito. Mayut. Yan yung first single niya dati sa debut album. Mayut. She's Wild Millennials. Go, 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 Millennials. Okay. Ah, ito na yung ata yung last album sa box. Pakihila nga. Okay. Dahan-dahan. Diyan, dahan-dahan. Sa kabila, dahan-dahan. Dito sa lilin. Dito sa kabila. Dahan-dahan. Ito yung aking assistant, guys. Okay. Ah, ito na nga, guys. Si Troy Sivan. Troy Sivan. Ito, guys, yung latest album niya. And exclusive to, guys. Limited edition. And andito, guys, yung
singles na Take Yourself Home, Easy, and In a Dream, and featuring the new tracks 10 10 10 10/10 exclusive to vinyl. Ang weird guys ng cover ng album, di ba? Super weird. Mga meron dyan ngayon guys, medyo mga weird, ewan ko na lang. Ito guys yung back cover, and ito guys yung track list ng album. Take Yourself Home, Easy, Could Cry Just Thinking About You, Stood, 10/10, Ranger, Teenager, tapos yung last track sa album na to guys is In a Dream. So, In a Dream is title ng album. Yan. So, ginawa niyang track ng album yung In a Dream. So, guys, yung ano, promotional sticker, Urban Outfitters Limited Edition, light blue, dark, vinyl press niya guys is light blue, dark blue vinyl. So, parang mix. Ayan. Mga collector's item to guys. Kasi pag na-sold out to guys, wala na. So, bibili na kayo guys, mahal na. Kaya dapat bibili kayo talaga guys, mas maaga yung available pa sa shop. So guys, yan nga guys ang advice ko. Bili kayo guys pag available pa. Kasi pag hindi na available, mahal na, expensive na. So I hope nakapulot kayo ng nakapulot kayo ng technique or strategy sa pamimili. So guys, yan guys, may tao sa labas. Teka lang guys. Paki ano nga, Patapir, kung order. And guys pala, after nitong unboxing na ito, after ng unboxing na ito guys, medyo mag siguro at least mga isa dalawa na lang na mga foreign artists ang i-unboxing ko muna. Kasi sorry guys sa aso, medyo maingay. Magpo-focus muna tayo guys sa mga OPM, mga ating local artists. Mag-unboxing ako ng mga rare items. So yan na nga guys, gusto ko naman ma-showcase sa YouTube channel ko yung sariling atin. And later na lang siguro, saka na lang ulit yung mga foreign artists. May isa muna, after nito, may isa muna akong box set na napakaganda. And trending siya ngayon, baka bukas ko i-unbox. Wait na lang kayo guys, tune in na lang kayo sa page, sa YouTube channel natin. And after that, mag-start na tayo sa mga OPM. Mga Filipino artists, kagaya nila Regine, Laya Salonga, Morissette Amon, sino, Donna Cruz, Bina Morales, Jano Gibbs, Augie Alcacid, Sarah Jeronimo, Charis, and kahit yung mga old artists ng dito sa atin sa Pilipinas like Martin Rivera, Pops Fernandez, yung ating nag-iisang concert queen syempre. And syempre ang ating nag-iisang Asia songbird na si Regine. Lahat yan i-unboxing natin guys. Kasi as I said before pa, ang dami kong mga rare items. Ang dami kong mga rare items. So, tika lang guys. Saglit lang kasi dumating na yung aking in-order online. Pasensya na guys. In the house, yellow cow. Wow! mamaya. Oh, sige. Okay, ipakitabi na niyan. Anyway, guys, hanggang dito na lang, guys. Kasi as usual, dumating na aking, aming merienda. Tune in na lang kayo sa YouTube channel natin para ma-ano. Binigay sa 2,000, di ba? Para ma-ano yung mga upcoming na ipapa. Ipa-unbox na. Hindi man ako. Okay
guys. Until next time, thank you for watching. God bless us.